TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Hindi nila gagawin sa akin yon, Auntie. Nangako sa akin ng mga bata. Ang pangako, napapako yan. Nakakalimutan. Paano ka ngayon? Saan ka pupulutin? Kaya ngayon pa lang, matauhan ka na sana. Sa halip na gastusan mo pa sila, ipunin mo na lang ang pera mo. Iyon ang dapat mong gawin! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, bago ka makinig sa isang tao, listen to your heart. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling nyo na nga po mula po sa Love Radio, Maariba ang DJ na may K, Christine Dara. At syempre, mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may tita, Anya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isang upang dramahan. Isang upang iyakan. Kapag kaalauna na. Drama na! Happy Lunes! Happy first Monday of March! Oh. Marso na! Deng, 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 Oh. Oo nga, pagkababa diba? Ng stage, diretso na sa simbahan, ano ka ba pastor. Ano ka ba mamataan niya? Masunurin lang naman kasi yung bata. Ano ba sabi? Sabi naman kasi ng mga magulang, anak, gumraduate ka lang, okay na mag-asawa ka, magbuntis ka, go! Payo nyo kasi eh. Tapusin mo lang yung pag-aaral mo. Eh ano ngayon ang nangyari? Masunurin yung bata pagka-graduate next week, ikakasal ka na. Kasi nga, 8 buwan ng buntis. Yan ang good news pa mamata niya. At naka-ready na ang baby. Magkakaapo na may si trophy nana. Na. Yeah. Wala man siya nakuha ng medal. At least meron siyang trophy na baby. Yeah. Oh, wala ka sa trophy ko. Baby, blessing. Oh. Buhay na buhay. Living ano, things. Yung sa'yo, maiwan lang yun sa cabinet mo. Magkakaroon niya ng rust. Correct. Non-living things yan. May ganun talaga. May differentiate, ano, may pag-different ng ano. Sige. Ng living things. Good luck sa mga malapit ng mag-marcha, ngayong Marcho. Galing ko. Ikaw na yan. Galing ko. Ngayon ko lang naisip yun, mga 2 seconds. Ay, ang galing. Thank you. Ang galing niya tayo. I know. I know. Oh my gosh. I so know it. Hindi ko man lang naisip. Grabe. Ang galing talaga. Alam ko naman yung capacity ng... Joke lang. Minsan lang magyabang eh. Grabe talaga. Mama Christine, ikaw ba mahilig ka ba makinig sa... Halimbawa, may nag-critic sa'yo. Oo. Huy, ayusin mo nga yung damit mo, pangit. Alisin mo yung belt mo. Kaya pag kakain ka, di ba? Huy, mataas yung calorie content niya. Nakikinig ka ba halos? O... Akala ko may pinapatamaan ka sa calorie hindi. Content na yan. Oh, masaya ka sa kung ano yung ginagawa mo, kung ano man yung suot mo, kahit pinipintasan alam ka. Alam mo, naman, pagdating sa pagdadamit, minsan maganda rin na makinig ka, pero minsan kasi kapag ka alam mo na hindi ka jologs, bakit mo pakikinggan yung sinasabi ng iba? O diba, kung masaya ka naman sa ginagawa mo at sa forma mo. Pero eto nga, kasi sabi nga ni Papa Jack, bago ka daw kasi makinig sa ibang tao, listen to your heart. Ganun ang ginagawa ko. Di ba ikaw, ganun maganda. Ka din eh. Oo, ganun din ako. Kaya nga wala akong pumasang subject dati. Hindi ako nakikinig sa teacher ko. Ayan tayo. Yung alam ko lang, yun ang ginagawa ko. Ibang klase, ibang usapan naman. Ay, iba ba yun? Sorry. Iba naman yun sa buhay-buhay. Ayan, at iba naman yun sa school. Sorry na. Diba? Pero eto nga ha, marami na nga nakiki-involve mamata niya. For sure. Sa Yes FM, marami na rin ang i-involve. Yes, correct. O, diba? O, sa Love Radio din, marami na nag-voice message sa'yo. Sobra-sobra lagi. Aba. O, again, pwede kayo maki-involve. Kung ikaw hindi mo pa alam, magpaturo ka sa katabi mo. Inuuna mo kasi yung pag-aaral mo. TLC The Drama Special muna. Husay.
Hindi, balance. Dapat balance everything. Wow, balance. Ikaw na. You should know how to balance everything. Wow. Like kapag i-everal, wow. paglalaboy. Parang tunay. Tigilan mo ko. Teka lang, makinig ka muna. Huwag mong kumuntra. Mayakit ako kumuntra. Pakikinig sa ano, sa Love Radio. Pakikinig na TLC, The Drama Special. Ganyan lang yun eh. You know. Alam mo, marami kang matututunan sa amin. Kaya dito ka muna makinig. Totoo naman. Oh, ito na nga, ano kaya masasabi ng ating kapwa sa quote na yan natin ngayong araw na ito? Mm. Oh, ito na nga. Ikaw. Sabi dito ni Tintin January Biente Noibe Unabia. Yan totoo. Yung comment niya meron siyang na likes. Aba. At yung comment niya medyo mahaba. Yung iba na lang babasahin ko. Yung konti lang. Mamay. Pero sige na, binasa ko na. Sabi niya dito, sabi kasi namin, reaction lang, hindi naman nobela. Oo nga, tama naman si Papa Jack. Bago ka makinig sa ibang tao, makinig ka muna sa sinasabi ng puso mo. Kasi kung ano yung sinasabi ng puso mo, yan yung nakakapagpasaya sa'yo. Kasi hindi hawak ng ibang tao ang kasiyahan mo, kundi hawak mo mismo sa sarili mo. Bahala na kung masaktan ka sa decision mo or sa ginagawa mo. At least naging masaya ka. Life is too short to waste it. So kung ano yung bagay na nakapagpapasaya sa'yo, go for it. Because di bali ng masaktan sa sariling desisyon kaysa masaktan sa pakikinig ng advice ng iba. Kailangan pa makimemorize yan. Ah, galing ni ate. Ah. Ano? Si Tintin. Inom ka muna. Alam mo kaya siya magaling? Kasi katukayo, Tintin, Christine. ano kay Ivan ko din sa bagay, katono din. Sorry. Parang si Aileen Lara at Atanasio. Ang ganda ng profile picture niya. Ano? Maganda siya? Ang ganda ng profile picture niya kasi ano? Parang parang sinurprise siya nung Valentine's Day. May puso sa kama na may mga heart-heart na balut. Ay, kama! Gusto ko yan yung mga usapang kama. Puting kama! Tsaka pader. Yung, tingnan mo yung headboard. Teka, nawala yung comment. Teka, yung puting headboard. Kama. Meron bang petals-petals? Oo, may petals-petals. Meron! Ninten, si ate, oh, ikaw siya na ang masaya nung Valentine's. Oh, in-update niya yun ng February 14. Oh, ikaw na talaga. Sinurprise siya na niyo. Sinurprise siya. Eto, si Malugwanson, nag-comment siya sa YesFM Manila Facebook fanpage. Tama po yan, Ate Tanya. Dapat talaga nakikinig ka din sa kung ano ang tinitibok ng puso mo, lalo na kung alam mong makakapagpasaya sa'yo ang bagay na yon. Dapat lagi tayong happy para hayahayang buhay. Mwah! Sabi ni mwah! Malu Guanson na taga Limay, Bataan. Hello sa mga taga Bataan! Mwah! In a relationship siya ngayon, kaya lang siguro hindi niya pwedeng i-broadcast kung sino yung jowa niya. Or unless mamata niya, hindi pa ina-approve. Yan. Di ba kapag in a relationship, kailangan niya i-approve nung judgment. Isa? Judgment! Grabe ka, Tanya. You're so judgmental. O, sabi naman dito sa 2600, okay lang naman makinig sa sinasabi ng iba kumpara sa ikabubuti mo at ikakaayos ng sarili mo. Lalo na kapag ang sinasabi nila sa'yo ay malakas ang amoy ng putok mo. Yung pa talaga yan, example, dapat no? Dapat talaga makinig dyan. Ay, naku, friend! Dapat lang napakinggan mo ang sinasabi nila na maglinis ka ng sarili mo para hayaan yung buhay, sabi ni Rudeline Pilierva ng CSJDM Bulacan. Amuyin ko nga, baka ako yung pinapatamaan niya. Tinamaan ka ba? Amuyin sa'yo! Wala akong pang-amoy. Matangos lang ilong ko pero walang pang-amoy. Yan! Ayan mo na, at least matangos ilong. Oh, wala diba? Namang gamit. Ayan mo na! O, sabi ni ganun talaga. O, sige na. Princess Solis ng Tagig, Bikutan. Hi! Para sa akin po, hindi ko po kailangan makinig at baguhin ang sarili ko para lang sa ibang tao. Yun! Kung ano ako, ayun na po talaga, Ate Tanya. At kung hindi naman nila tanggap kung sino po ako, hindi ko po sila pipilitin makisama sa akin. Puso ko pa rin po ang papakinggan ko para po hayahay. Oy, basta kayo galing ni Princess Solis! Oy, ikaw na yan. Eddie, wow. Eddie, wow. You're so judgmental. Oh, ito na si ako, si Paloma. Pakinggan natin ang kanyang voices. Sige. Voices. Voices message. Voices is message. Tama, Miss Kay. Huwag masyadong makikinig sa ibang tao, lalo na't alam mong di maganda mga sinasabi nila. Dahil may mga taong madali lang sa kanila ang magbitaw ng salita dahil wala sila o hindi sila ang nasa sitwasyon. Ang mabuti mong gawin, dinggin o damhin mo ang sinasabi ng puso mo.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Diskarte lang yan. Oh, diskarte lang yan! Oh, diba? Pero tingnan nga natin na ano ba yung mga connection ng mga sinabi nila sa ano. May voice message sa akin. Ay, meron ka rin pala. Sige. Si Yus Ann and Flora. Hi, Ate Tanya. Tama po. Bago makinig sa ibang tao, dapat listen to your heart first. Dahil kailanman ang puso hindi marunong magsinungaling. Yun lamang po, maraming salamat para hayahay ang buhay. Listen to your heart. You should listen to your heart. Use an Flora ng Leyte, Philippines. Hello sa mga taga-Leyte. Abuyog Leyte. Oy, Abuyog Leyte. Alam mo ba yung mga festival, mama, ng ng Leyte? Hindi, ma. Kwento mo. Hindi mo. Wala ka ba dito last time? Aliwan Fiesta. Hindi, syempre, ang dami nun. Try mo ilista. Hindi ko masaulo. Bakit? Mahina sa memorization. Galit. Hindi nga ako best in memory verse dati eh. We. Hindi. Yung Abuyog Festival, minsan na rin niyang nanalo sa Aliwan Fiesta na ginagawa natin annually. Every April and May. Ano ba ngayon? April tayo ngayon, no? Mm-mm. Aliwan Fiesta, Abuyog Festival. Yes. Ang galing talaga nun. Anyway, sige na nga, magdramahan muna tayo. Kasi ito balita ko, ha? Ito na eh. Na-miss natin ito bumida na to eh. O diba, bibida bilang Marcella. Mm. Of course, ang engkandyosa na si Nicole Yala. Mm-hmm. At si Lola Elenita ay gaganapan po ni Missy Hista ng Yes FM Manila. Si Jacqueline Maria Moreno po ng Yes FM Manila. Bilang Homer Rico Panyero ng Yes FM Manila. Si Louie Diego Bandido po ng Love Radio Manila. At ang isang co-teacher po dito ay si Rica Hera po ng Yes FM Manila. O tara na. Yes, at syempre hello po sa mga taga Yes FM M. Cebu na nakikinig sa atin ngayon. Ang dami daw talaga nakatutok sa talaga atin. Halos lahat addicts sa TLC Drama Special Interactive involved ka dito. Ay, naku, pati sa Love Radio Baguio, mamataan niyo, marami nakikinig. Yan. At Love Radio Rojas. So, ang dami-dami nagme-message sa atin. Maraming salamat po. So, eto na nga po ang kwento natin para sa Monday na ito. Ang kwento ni Marcella. Dito yan sa TLC the Drama Special Interactive involved ka dito. TLC the Drama Special Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hindi ba nung nakaraang linggo ka lang sumweldo? Nanghihiram ka na agad ng pera sa akin, Marcella! Pasensya na, Auntie. Wala na kasi akong ibang malalapitan. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating yung salary loan ko sa GSIS, ibabalik ko agad. 5,000 lang ang hihiramin ko. Alam kong may naitatabi ka dahil nag-iisa ka lang naman sa buhay. Saan mo naman gagamitin ang pera? Para sa tuition fee ni Jacqueline. Mag-i-exam na kasi siya next week at kailangan na siyang magbayad. Ayun! Para pala sa pag-aaral ng isa sa dalawa mong ampon. Kung bakit kasi nag-ampong ka pa? Ang gaan-gaan sana ng buhay mo na wala kang ibang iniisip na obligasyon, pero kumuha ka. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Auntie, kawawa kasi si Jacqueline at Homer kung paghihiwalayin sila. Kaya nga pareho ko na silang inampon. Tingnan mo ngayon ang kalagayan mo. Mula nang inampon mo sila, madalas kang kinakapos. Kinakawawa mo ang sarili mo. Ginagastusan mo ang mga taong hindi mo kaano-ano. Auntie, halos 10 taon na ang nakakalipas mula nang kupkupin ko ang magkapatid dahil nga ulila na sila. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sinasabi mo. Hindi mo pa rin ako naiintindihan. Dahil naaawa ako sa'yo, Marcella. Hindi ka nga nag-asawa pero kumuha ka naman ng obligasyon. Binigyan mo ng pasanin ng sarili mo. Hindi ka nalang tumulad sa akin. Tumandang dalaga ako sa pagtuturo dahil na rin sa dedikasyon ko sa trabaho. Si 70 anyos na ako pero mas pinili kong mag-isa na lang kesa mag-ampon at bigyan ng sarili ko ng sakit ng ulo. Iyon ang desisyon ninyo. Pero iba ang gusto ko. Iba ang plano ko sa buhay. Saka hindi sakit ng ulo ang anak-anakan kong sila Jacqueline at Homer. Mababait sila. Paano hindi sila magiging sakit ng ulo? Eh hayan nga! Nanghihiram ka ng pera para pambayad sa eskwela nila. Saka kung bakit hindi mo na lang siya pinag-aral sa isang government university para mas mura? Wala kasi doon ang kursong gusto niya. Saka kung tinutustusan ko man ang pag-aaral ng magkapatid, sulit yun, Auntie. Dahil pinagbubuti nila ang kanilang pag-aaral. Si Jacqueline, 2 years na lang magtatapos na sa kursong advertising.
At si Homer, graduating sa high school at pareho matataas sa mga grades. At pagkatapos mo silang pag-aralin, anong susunod? Anong mangyayari sa'yo? Ang iwang ka na lang nila dahil nakuha na nila ang kailangan nila sa'yo. Hindi sila ganon at hindi magiging ganon. Ay, nako, ewan ko ba sa'yo, Marcela? Teacher ka pa man na tulad ko, pero hindi mo ginagamit ang utak mo. Iba na ang asal ng mga kabataan ngayon. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang tustusan ang pag-aaral nila sa kolehiyo. Patigilin mo na sila dahil iiwan ka rin lang ng mga kapatid na yan. At magmumukha kang tanga. Ito yung pang-tuition mo, Jacqueline. At ito naman yung pambayad mo sa educational trip mo, Homer. Salamat po, Mama Marcela. Thanks po. Ang bait talaga ng mama natin, ate. Payakap nga po, Mama. Tsaka pakis na rin. Siguro may hihingin pa itong si Bunso. Masyado malambing eh. Mama, wala po akong hihilingin. Gusto ko lang po talagang mag-thank you sa inyo dahil super bait po kayo sa amin ni ate. Kahit hindi nyo kami totoong anak. At hindi rin kadugo, pero ginagawa nyo po lahat para sa amin. Dahil gusto kong gawin yun. Saka, sino bang may sabi na hindi ko kayo anak? Anak ko kayo. Hindi man kayo nanggaling sa sinapupunan ko, pero anak ko kayo. Dito sa puso. Dito kayo nanggaling na magkapatid na ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya nga po, super proud kami na kayo po ang umampun sa amin. Kayo ang naging second mama namin. Salamat mga anak. At syempre, happy din ako. Kasi nga, naging masaya ako mula nang dumating kayo sa buhay ko. Pero mama, kanino nga po pala galing yung hiniram yung pera? Sa Lola Elenita niyo. I'm sure mama, sinermo na naman kayo ni Lola. Kasi hanggang ngayon, issue sa kanya yung pag-ampon niyo sa amin. Anak, sanay na ako sa kanya. Pero ganun lang yun. Laging maraming sinasabi, pero nag-aabot pa rin. Pinapahiram pa rin naman ako ng pera. Basta mama, promise namin sa'yo ni Homer. Narito lang kami lagi para sa'yo. Kasi love na love na love ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak. Oh, mama, bawal ang umiyak. Nakakasira ng ganda yan eh. Madadagdagan yung 5 buhit ng mga wrinkles mo. Dapat smile lang. Oo na, ikaw talaga. Sinisira mo naman ang moment ko para makapag-emote. You stood back. Napakaswerte niyo talaga magkapatid kay Teacher Marcela. Tama ka rin, Louie. Kaya nga, thankful talaga kami dahil siya ang umampun sa amin. Kaya lang, may kontrabida pa rin sa inyo. Oo, si Lola Elenita. Ang auntie ni Mama Marcela, mga bata pa kami. Tutulad talaga siya sa ginawang pagkupkup sa amin ni Mama. Pero ipinaglaban niya kami. Kasi nga, gusto niya eh meron siyang makasama at may ituring na anak. Dahil may edad na siya, medyo imposible makapag-asawa pa. Inampon na lang niya kami ni Homer. Well, siguro sadyang kapalaran niyo na mapunta sa isang mabuting tao, na gaya ni Teacher Marcela. Kasi nga, sabi mo, nung maliliit pa kayo, iniwan kayo ng tatay niyo, tapos sinasaktan naman kayo ng inyong inay. Ganun na nga, Louie. Naisip ko nga, kaya siguro maaga rin nawala sa buhay namin ni Homer yung parents namin. Ay para hindi na kami makaranas pa ng kalupitan at mapunta naman kami sa taong totoong nagmamahal sa amin.
Nasaan ang Mama Marcela mo, Homer? Kayo po pala, Lola Elinita. Wala po si Mama eh. May pinuntahan po. Hapon pa po siya babalik. Ganun ba? Gusto niyo po ba ng maiinom? Hindi na. Saka di rin ako magtatagal. Tutal wala pala rito ang pamangking ko. Homer, ganyan ba ang ginagawa mo kapag wala ang Mama Marcela mo? Ang humilata sa sofa at manood lang ng TV? Hayahay ang buhay mo, ha? Para kang hari na kumukuya-kuya-kuya ng datnang kita. Hindi naman po. Anong hindi? Eh, ganun ang nakita ko nang dumating ako rito. Di ka na nahiya. Ginagawa ni Marcela ang lahat para suportahan kayo ng ate mo kahit di niya kayo kaano-ano. Pero pagpapasarap lang ang ginagawa niyo. Katatapos ko lang po maglinis ang bahay nang dumating kayo. Linis? Linis mo na matatawag ang ganito? Ang dami pang kalat. Tingnan mo nga. Maalikabok pa itong lamesita. Pwede ako mag-autograph dito sa kapal ng alikabok. Ulitin ko na lang po yung paglilinis. Matuto naman kayong gantihan ang mapagsasakripisyo ng pamangking ko. Hindi yung nagpapasarap ka. Nakaw! Makaalis na nga. Nakaka-stress kayo. Kung bakit kasi napakatigas ng ulo ni Marcela. Hindi marunong makinig. Ang sarap-sarap sana ng buhay niya kung nag-iisa lang siya at walang iniisip na obligasyon. Dapat, tinularan niya na lang ako. Bakit? Nagsumbong ba sa'yo ang ampon mo kaya bigla kang napasugo dito sa bahay ko? Auntie, hindi kayo dapat nagsalita ng ganun kay Homer. O kahit na kay Jacqueline, mga anak ko sila. Tumigil ka nga riyan, Marcela! Anong anak? Hindi mo sila anak! Auntie, mula nang amponin ko ang magkapatid, anak ko na sila. Di nga ba't Mama Marcela ang tawag nila sa akin? Pero hanggang kailan ka nakakasiguro na ina nga ang turing nila sa'yo? Mamaya niyan, ginagamit ka lang ng magkapatid na yon. Auntie, ano pang sinasabi mo? Di ba tama ako? Hindi mo alam ang totoong nasa utak ng dalawang yan. Mahal ako na magkapatid. Nararamdaman ko yon. Ewan ko ba sa'yo, Marcela? Hindi mo ginagamit ng tama ang utak mo. Auntie, ginagamit ko ng maayos ang utak ko. Kaya nga nag-ampun ako. Dahil bukod sa natutulungan ko sila, naranasan ko pang maging ina. At masaya ko sa karanasang yun. Isa pa, alam kong darating ang araw, manghihina ako. Tatanda, mahihirapang lumakad at magkakasakit. Kapag dumating ang sandaling yun, alam ko na riyan ang mga anak ko para damayan ako, para alalayan ako. Sila ang gagabay sa akin sa panahong ako'y mahinang-mahina na. Sa palagay mo ba'y gagawin nga nila yon? Baka nga kapag mahina ka na, baliwalain ka na lang nila. Posibleng iwan ka na nag-iisa. Oh, asan ngayon ang ginawa mong pagsasakripisyo? Sasama lang ang loob mo. Baka ngayon pa ang ikamatay mo. Sama ng loob. Dahil hindi natupad lahat ng plano mo kung bakit ka nag-ampon. Hindi nila gagawin sa akin yun, Auntie. Nangako sa akin ng mga bata. Ang pangako, napapako yan. Nakakalimutan. Paano ka ngayon? Saan ka pupulutin? Kaya ngayon pa lang, matauhan ka na sana. Sa halip na gastusan mo pa sila, ipunin mo na lang ang pera mo. Iyon ang dapat mong gawin. Kagaya ng ginagawa ko! Pasaway talaga yung Auntie Elinita mo. Wala na akong ginawang tama para sa kanya. Sa edad mong yan, Marcela? Pinakikialaman ka pa rin? Hanggang ngayon, issue pa rin sa kanya ang ginawa kong pag-ampon kina Jackie at Homer. Hindi kaya naiinggit lang siya, no? Bakit siya maiinggit? Kasi nga, masaya ka. May pamilya kang natatawag. At alam ko, mahal na mahal ka ng mga anak-anakan mo. Sinusuklian lang nila ang pagmamahal na ibinibigay ko. Yun na nga ang posibleng dahilan ng inggit niya. Kasi nga, meron nagmamahal sa'yo. Samantalang ang Auntie Elinita mo, malungkot ang buhay, nag-iisa. Pero ikaw, kahit matandang dalaga ka na, gaya niya, may nagmamahal at nagpapasaya sa'yo. Yun yung mga anak-anakan mo.
Kaya tama lang na sinusunod mo kung anong gusto mo at hindi ka nagpapadikta o nagpapa-impluensya sa mga taong nakapaligid sa'yo. Dahil alam mo naman, napakahirap sa mga tulad nating teacher ang magkaroon ng pamilya, lalo na kapag nakasubsub tayo sa lesson plan. Congratulations, Jackie anak. Congrats, ate. Sa wakas, college graduate ka na. Siyempre. At kaya ako nakatapos dahil sa napakabait nating mama, si Mama Marcela. Mama, para po sa iyo yung tagumpay kong to. Inaalay ko po sa inyo ang diploma ko. Ang bunga ng pagtitiis ko. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, sa kabutihan nyo, sa mga pagsisikap at sa pagsasakripisyo ninyo, hindi po ako makakatapos ng pag-aaral at hindi ko po maabot ang mga pangarap ko. Kaya utang namin sa inyo ang lahat. Chucky, Homer, mga anak, wala kayong utang sa akin. Ginawa ko lang kung anong tama, kung anong makakabuti sa inyong magkapatid. Kaya nga po, napakaswerte namin, Mama Marcela. Hayaan niyo po, ngayong tapos na ako, tutulungan ko po kayo. Ako na po ang tutusto sa pag-aaral sa college ng aking kapatid. Talaga, ate? Promise mo yan, ha? Oo! Gusto ko kasi mabawasan kahit konti ang mga iniisip at paghihirap sa atin ni Mama. Ikaw na bata ka? Kaya ko pa naman pag-aralin ang kapatid mo. Alam ko po yun, Mama. Pero panahon na po para tulungan ko naman kayo. Hindi talaga ako nagkamali sa desisyon kong maging bahagi kayong magkapatid ng buhay ko. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw. Ano ba namang orchids ito? Ang dami ko ng itlog na ipinatong sa inyo, hindi pa rin kayo namumulaklak. Teka, parang naninikip ang dibdib ko. Mama, may tumatawag sa cellphone niyo. Hello? Ano? Asa na siya? Sige, sige, pupuntahan ko. Mama, bakit po? May problema po ba? Ang Lola Elenita ninyo, isinugod daw sa ospital. Inatake ng sakit niya sa puso. Akala ko, katapusan ko na, Marcela. Buti na lang pala at may nakakita sa inyo nang atakihin kayo sa harap ng inyong bahay. At naisugod agad kayo dito sa ospital. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Mabuti-buti na. Pero kailangan nyo pa pong manatili dito sa ospital dahil kailangan nyo pa pong obserbahan. Eh, hindi ko alam kung sino mag-aasikaso sa akin dito. Sinong makakasama ko? Ba't nyo pinoproblema yan? Nandito po ako. Ay, trabaho ka. Pero auntie, may mga anak akong pwedeng pakiusapan para bantayan at alagaan kayo habang narito kayo sa ospital. Huwag na. Makakaabala ako sa kanila. Saka nakakahiya. Ba't naman kayo mahihiya? Basta, ihanap mo na lang ako ng taong pwede kong bayaran para magbantay sa akin. Auntie, ba't gagastos ka pa? Nandiyan naman sina Jackie at Homer. Maaari nila kayong alagaan. Sa kapaglabas nyo dito, hindi na muna po kayo uwi sa bahay ninyo, kundi dun kayo sa amin tutuloy para lagi may tumitingin sa inyo. Naku, mahirap po sa kalagayan ninyo ngayon na nag-iisa. Heto na po ang pagkain nyo, Lola Elenita. Kumain na po kayo. Kailangan nyo pong kumain, Lola. Para lumakas agad kayo. Teka po, ibabangon ko po kayo.
Susubuan ko na lang po kayo, Lola. Paborito niyo po itong niluto ko. Sinigang na bangus. Tsak, magugustuhan niyo po ito. At mamaya po, ipagbabalat ko naman po kayo ng manggang hinog. Lola? Bakit po? Oo. Umiiyak po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Wala. Okay ako. Hindi ko lang mapigilan ng hindi maluha dahil sa inyong magkapatid. Bakit po? May nagawa po ba kaming mali ni ate? Lola, huwag na po kayong umiyak. Naiiyak ako dahil hiyang-hiya ako sa inyong magkapatid. Bakit po? Maling-mali ako. Sobra-sobra kong minaliit ang pagkatao nyo. Nakarinig kayong dalawa ng hindi magagandang salita mula sa akin. Pinagdududahan ko kayo. Iniisip ko laging mali si Marcela na inampon niya kayo. Pero sa kabila na yun, puro magagandang bagay ang nakikita akong ginagawa niyo para sa mama niyo. Kaya nararamdaman ko kung gaano siya ka-proud sa inyong dalawa. Kaya ngayon ko nakita ang katuwiran niya kung bakit hindi siya nagpapigil sa akin na ituring kayong tunay na anak. At ngayon, pati ako, nakikinabang dahil nariyan kayong magkapatid para alagaan ako at damayan sa kalagayan ko. Lola Elenita, pamilya rin po namin kayo. Yun po ang turo sa amin ni Mama Marcela. Kaya narito po lagi kami ni Homer para sa inyo. Hindi po namin kayo papabayaan. Napakaganda na naging pagpapalaki sa inyo ni Marcela. Sana mapatawad niyo ako sa mga naging kagaspangan ko. Sa mga kasalanan ko sa inyong magkapatid. So, ibig sabihin, Jackie, wala na kayong problema sa Lola Elenita mo? Oo, Louie! Ang totoo nga, humingi na siya ng tawad sa amin ni Homer. Uwe, ginawa niya yun? Oo! Dahil nakita niyang mali yung mga iniisip niya sa amin. Dahil hindi kami katulad ng mga akala niya. Mahal namin si Mama. At maging siya, kahit na hindi siya naging mabait sa amin. Alam kong mabait talaga kayong magkapatid. Lalo ka na. Liligawan ba naman kita kung pasaway ka? Teka nga pala, kailan mo ba ako sasagutin? Louie, may iba pa akong pangarap para sa amin ni Mama Marcela. Kaya saka na lang iyang puso, makapaghintayan. Yun ay kung talagang mahal mo ko. Oo naman, handa akong maghintay, Jackie. Basta ba may maaasahan nga ako? Masaya ako, Auntie, na nakaka-recover ka na. Bumabalik na ang dati mong sigla. Pero siguro mas mabuti po kung dumito na muna kayo. Huwag na kayong umuwi muna sa inyo. Total, nag-iisa lang kayo doon. Pero nakakahiya na sa iyo, Marcela. Ano bang sinasabi mo, Auntie? Pamilya tayo. Saka mas gusto rin ni na Jackie at Homer na nandito kayo. Kasi nag-aalala rin silang magkapatid sa inyo. Ang totoo, Marcela, kung dati naaawa ako sa'yo at naiinis sa mga desisyon mo, ngayon, nagsisisi ako dahil pinigilan ko ang sarili kong gawin ng ganyang bagay. Ang alin po, Auntie? Ang mag-ampon. Ang humanap ng batang makakasama ko sa pagtanda. Dahil naniwala ako sa sinasabi ng ibang tao na iiwan lang din ako. Kaya naisip ko, ba't ako magpapalaki ng batang iiwanan din pala ako? Kaya mas pinili kong mag-isa na lang. Samantalang ikaw, iba ang ginawa mo. Mas pinili mong gawin ang gusto mo kesa pa-impluhensya sa sinasabi ng iba. Auntie, ginawa ko lang yung isang quotation na nabasa ko sa isang libro. Ang sabi doon, bago ka makinig sa ibang tao,
Listen to your heart. Sinunod ko yun. Pinakinggan ko at pinaniwalaan ang sinasabi ng puso ko. At alam kong hindi ako nagkamali at walang pinagsisisihan. Ang sabi ni Papa Jack, bago ka makinig sa isang tao, listen to your heart. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, bago ka makinig sa ibang tao, listen to your heart. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Bago ka makinig sa ibang tao, listen to your heart. Sa awitin pa kung ano ang nasa puso mo, sundin mo! May mga kabisyo ho kasi tayo dyan na madalas mas pinaniniwalaan nila yung sinasabi ng ibang tao kesa sa sinisigaw ng puso nito. Pero ganoon ba kayo kawalang tiwala sa sarili nyo at ayaw nyong sundin ang puso mo? Hindi ba dapat na minsan ho, mas dapat mo itong sundin dahil yan ay sa ikaliligaya mo rin naman? Yan ang dapat mong sundin dahil mas kilala mo ang sarili mo sa kung saan ka masasaya at kung ano ang tingin mong tama. Parang yung kwento lang po ni Marcela, no? Tama na hindi siya nagpa-apekto sa sinasabi ng tiya niya at tama na pinanindigan niya ang desisyong kanyang ginawa. Bilang siya naman mismo ang nakakasama ng mga bata at kilala naman niya yung mga bata. Hindi naman siguro siya papasok o susuong sa isang sitwasyon na siya lang din naman po ang mapapahamak, di ba? Tumanda na siya, hindi pa ba niya alam ang dapat niyang gawin? At saludo po ako kay Aling Marcela dahil napakabuti po ng kanyang puso. Nagawa niyang buhayin ng dalawang bata, hindi naman niya kadugo. Hindi siya natakot mag-invest dahil tiwala naman siya sa kanyang pinag-investan. So clap, clap, clap for Marcela at sa mga katulad pa po ni Marcela. Hindi po mali na makinig sa sinasabi ng iba. Nagiging mali lamang ho ito kung hahayaan mong mas maghari ang sinasabi nila kesa sinasabi ng puso mo. Tandaan po natin, hindi po tayo robot na kailangan diktahan kung ano ang dapat natin gawin. Tao ka na may sariling puso para magdesisyon ng ikasisiya mo. Kapwa, meron din naman ho nga advantages ang pakikinig sa advice ng iba. Hindi ko mo negative yung pagkakasabi. Mali na, hindi mo na dapat pakinggan. Kasi minsan, yung mga negatibo nilang sinasabi, pwede po talagang refleksyon ng ginagawa mo. Kaya hindi rin naman ho talaga totally masama ang makinig sa puna ng iba. Kasi nakakatulong din paminsan-minsan ang makinig sa mga critics. Pero sa akin pong matinding paniniwala ni Tanya, no, kung ikaw ay tumutulong sa kapwa mo sa mabuting paraan, ang sariling desisyon mo ay sapat na talaga para ituloy yung ginagawa mo. Ibig sabihin po, kung ang iyong
nakikipagkapwa-tao ay nakakapagpabuti ng kalagayan ng iba ng buhay nila, hindi nga naman po masyado talagang kailangang makinig sa puna ng iba. Ang galing ng nanay, nakakatuwa, nakakatouch. Nakakatouch, no? Oo. Si nanay-nanayan. Kahit kailan po talaga, walang season na hindi nakakatuwa kapag yung isang tao nag-ampon, nagpa-aral, nagpakain ng hindi niya kadugo. Isa po talagang kabayanihan yung ganyang gawain. Kailangan bigyan ng ribulto para ma-acknowledge. Para hayahay. O, diba? Para ma-acknowledge. Pero totoo lang nga, saludo po talaga ako sa mga tao na willing tumulong, lalo na dun sa hindi pa nila kadugo. Dun sa mga tao na okay lang, pera lang naman yan eh. Mm-hmm. Pero yung makatulong ka kasi, napaka iba yung fulfillment eh. Yes. Lalo na kung wala ka naman talagang binubuhay na iba. Lalo na kung katulad ka ni Marcela na wala namang asawa at sariling anak. Oo, correct. Diba? Nakakatuwa po. Kaya congratulations po sa mga katulad po ni Marcela. Mm-hmm. You are the best! Good job! At ang nakakatuwa, Mama Chrissy, sa mga ganyang tao, alam mo, hindi naman sila, hindi nila hinihiling na sila ay ma-recognize, ma-acknowledge. Correct. Sinisecret lang nila yung pagtulong nila, pero nako, sila po ang tunay na bayani, hindi yung mga nagpapatarpulin pa para masabi na nakatulong sila. Tapos iuukit sa gate. O ay, di ba may ganun talaga eh. Tapos kapag nangyari, papamukha pa sa'yo. Oh. Hindi mo ba alam na ako ang nagpa-aral sa'yo? Pero mamataan niya somehow naman. Hmm. May mga eksena din naman kasi na matapos mong pag-aralin, matapos mong pagpababaunin, may mga tao na walang utang na loob. Hindi bumabalik, hindi man lang, kunyari nasa, o di ba, di man lang mag-thank you. Hindi mag-alaga kapag may sakit. O kaya mamataan niyo yung simpleng, kunyari, nagtatrabaho ka na, malaki ang sahod mo. Ano ba naman yung magpakita ka minsan, hindi para magbigay ng pera, kundi para lang, thank you po, nandito na po ako, nagtatrabaho ko sa ganito. Uh-huh. Wala eh, minsan may mga tao po na after mo tulungan, biglang nawawalan parang bula. O sila na matindi, ang ano nun. Parang bulalaka. O sa kanila na babalik yun, wala diba? Nang... Pero oo, diba? Kumbaga konsensya na lang niya yun. Uh-huh. Kumbaga para sa mga tumulong na ayaw magpa-acknowledge, ako, basta tumulong ako, kung babalikan mo ko o hindi, ng thank you or okay pera, na. Okay lang. Mm-mm. Basta hindi ko naman dadalin yun eh. Hindi ko naman bigatin yun. Ikaw ang may dalahin. Corrected yun, by. Yung... Ikaw ang bigatin! Yan! Namiss ko yun. At pati mga kapwa natin na Ate, Mama Chris, Ate Christine. Ate Christine? Mama Christine, ay ang dami rin nasasabi tungkol sa napaka nakaka-touch na kwento natin ngayon. Nakakabarugdugdugduming drama. Ito na nga. Pakinggan na po natin ang reaksyon ng ating mga kapwa kagbisyo dito sa TLC, the Drama Special Interactive Involved ka dito. Mauna ka. Ito na nga, kasi nagbabagal nga po yung internet ko po, no? Pero ito, nagbabasa ako sa text line. Uh-huh. Sabi dito from Misamis Oriental, ang mabubuting gawa ay hindi nagbubunga ng kasamaan. Tama naman po ang ginagawa ni Marcela. Walang pagkakamali, nakaka-touch naman itong drama ngayon. Sana po ay magpapatuloy pa ang mamayagpag ang inyong drama para hayahay ang kinabuhi. Sabi ni Rose J. Ng Misamis Oriental. Ay, daghang salamat, Rose J. Oy, pagamping. Pagdasal po natin na talagang mamayagpag pa ng bunggang-bungga dahil po yan sa inyo. O, diba? Nakaka-touch naman talaga. Ang sarap ng Monday pag ganyan, diba? Oo, nakaka-touch din sarap ang sinabi ni Ross. Kahit you hate Mondays, diba? You hate Mondays. You hate Mondays. Pero pag ganito naman ang drama, ang sarap hanggang Friday na ma-spend yung tanghali. Truth la bells. O, diba, eto, para good vibes. Dapat makinig ka talaga every 1 p.m. Yan. Ito sa text line din, sabi, hi, ganyan talaga ang buhay. Sadyang may kontrabida sa atin para subukin ang katatagan natin. Alan po ito. Hi, Tanya. Alam mo ba, narinig lang kita. Hayahay ang araw ko. Woo, come on! Landi pa more! You're so judgmental. Thank you, Alan. Sige, text-text na lang. Ay, naku, ayaw ko sa'yo. Chinilasin ako ng tatay ko. Oh, chinilasin ka ng tatay mo, ni Di. Diyo! Diya! A game. Chat up. Sabi naman dito ni Dexter Binuya Espiritu, aba, nakaka-touch yung story. Minsan kung sino pa yung hinuhusgahan mo, siya pa ang maaasahan mo. Ang daming hugoats. Oh, ang daming eze, hugoats. Teka lang ah, sige, go ka lang dyan. Habang nagre-refresh ako dito ng mga bagay-bagay. Saan ba yan?
Ay, sa ano? Ito yung binasa ko kanina sa fanpage po ng Love Radio Manila. Sabi naman sa Yes FM Manila ni Darloy na sad. Sabi niya, paano makikinig sa heart eh hindi naman nag-iingay yan? Yes FM lang nag-iingay, hehe. Hayahayang buhay. Teka nga! Last mo na yan, ha? Last mo na yan. Si Darloy na sad ay merong 985 friends. Pero hindi ko alam kung saan siya nakatira. Pero kanina lang naging friends niya si Roland Yu at four other people. At chinismis mo talaga yun. Sabi naman dito ni Jaynard Ray Ausa ng Corona del City, saludo po ako kay... Sa text line po ito sa 2600, saludo po ako kay Marcela dahil tinuring niyang tunay na anak ang magkapatid at minahal ng buong puso. Doon naman po sa magkapatid, proud po ako sa kanila dahil sila ay mga mabubuting anak at pinalaki talaga ng mabuti at respetado. Tama ka dyan, Jane, ng Ray Ausan ng Corona del City. O diba? Nakakatuwa. Nakakatuwa na ginantihan, sila ay ginawa ng kabutihan at ginantihan din nila ng kabutihan. Mm-hmm. Nakakatuwa yung ganon, diba? At ang pinaka magandang feeling talaga, halimbawa Mama Christine, yung tumulong ka sa tao. Tapos siya, hindi siya tutulong sa'yo, kundi ipapasa niya sa iba. Mm-hmm. Diba? Pay it forward. Corrected by, kumbaga, hindi lang mag-i-stop dun sa pagtulong sa iyo, diba? Yung ginawa sa'yo, itutulong, igagawin mo rin sa iba. Mm-hmm. Dun mo ibabalik. Sa pamagitan nun, mababalik mo yung ginawa sa'yo. O, diba? It's a cycle. Cycle. Cycle lang yan. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Apple. O, ay, meron ka bang voice message dyan? Oo, meron. Eto, pakinggan natin po si Diff Manuel Mora. Ito, pakinggan natin siya, voice message. Go! Tama ang ginawa ni Marcela, pinakinggan niya ang puso niya kasi you will never go wrong when you listen to your heart. Kaya, ayahay ang buhay! Ayahay? Ayahay? Masakit? Ayahay! Ayahay mo siya din, ayahay! Huwag kang pakialamera, ha? I'm so judgmental. You're so judgmental. Siya ay from Iriga City. Kahit mga taga Iriga City. Meron ganda ka pa dyan? Ni Ate Diff. Ay, talaga. Meron pa akong ano, opos, voice message. Opos mo yan. Post ko to post. Opos mo yan. Si Ski Gegin. Gengin. Ski Gengin. Ayan, voice message. Hello, Ate Tanya. Good afternoon. Tama ka, Ate Tanya. Bago ka makinig sa ibang tao, makinig ka muna sa puso mo. Kasi ikaw din ang may alam kung tama ka o mali. Haluan mo na din ng utak, para naman sa ganun, maisip mo kung ang sinasabi ng iba ay tama o mali. Kasi minsan tama sila, ikaw din ang mali. Wala na lang na pakialamanan para hayaay ang buhay. Salamat. O, diba? Ano daw? Makinig din minsan kasi minsan tama nga naman. Totoo naman talaga. Tao, diba? Dapat balanse. Anong tao? Balance. Sabi mo? Anong sabi mo? Ano? Yung kanina tungkol sa balanse. You should learn how to balance everything. May ganon eh, oh. Si Ate Ski ay from Marilima, Catanduanes. Hello sa mga taga-Catanduanes. Dami niyang friends, 4,436. Sana ate, na gano'n kayong dialect nyo. Para masaya, o diba? Mas masaya yun yung tipong magda-dialect ka na, kunyari Cebuano ka, Bisaya ka. Iba-iba tayo dito. Oo. Okay lang po yun, ha. Huwag ko yung mahiya na mag-Ilocano, mag-Bisaya, mag-Cebuano, Ilonggo, ano pa, Chabacano, kahit ano po yan, pwedeng-pwede. O, oh, diba, ganun lang yun. Pero mamata niya, yung sinabi nga niya na parang wala namang masama makinig sa ibang tao kasi baka nga tama naman sila. Totoo naman talaga yun eh. Minsan talaga, akala natin tama yung ginagawa natin. Minsan hindi talaga masama pong makinig. Lalo na kung ang sinasabi naman nila, eh para rin naman po sa ikabubuti mo. Diba, may mga ganun eh. Pero kapag ka-epal yung pagsabi na umi-epal, wag mo na pansinin. Yan. Practice! Yun bang ano, alam mo yung buhay niya, hindi naman maayos, di ba? Yung tipo makapag-correct naman, akala mo, alam mo. O, di ba? Basta, you should know how to balance everything. Balance. Diba? Balance. Equilibrium. Nax! Nax! Bakit ba? Tigilan mo ako, chinelas. You're so judgmental talaga. Mamataya niya, alam mo, as much as I want na marinig yung mga voice message. Mabagal internet, ma? Oo, nagbabagal! Parang yung pagod dun sa may kanto na namin. Last na yan, ha? Ay, hindi nga. Second time na nga ito, eh. Ito si Sofia Enriquez. Pakinggan natin yung kanyang mensahe, voice message. Paso. Magandang tanghali, Tanya Chinita. Para sa akin, oo, tama. Dapat makikinig muna ako sa puso ko. Kasi ano man yung mangyari, ako rin naman ang masasaktan. Hindi naman yung ibang tao. Tsaka, bakit ko ipiplease yung ibang tao?
Kasi sarili ko lang naman yung magdidesisyon ko ano yung tama at mali para sa akin, di ba? Kaya nga may puso ako, may isip ako. Hindi ko kailangan ng opinion ng ibang tao. Yun lang. Basta Yes FM, hayahayang buhay. May hugot siya. Nararamdaman ko. Matindi talaga yung pinaghuhugutan niya mula sa kanyang tadyang. Correct. Ba't nga naman siya makikinig? Kaya niya naman. Tsaka siya naman na makikinabang sa gagawin niya. Mm-hmm. Siya ay taga Silang Cavite. Ito, sabi dito sa text line, mamata niya, ayan, paya ka, tanda, no? Masyado ka kasing manghusga. Bilib ako sa magkapatid, promise, ang bait nila at ng mama nila. Good job, sabi ni Richelle ng Taguig. Yan. Uy, maraming salamat siya sa mga nagre-react. Oo, sa text line pa, you're the best, Ma'am Marcela. Napakabuti mo at ang swerte mo rin sa mga anak mo. Nakaka-touch at nakaka-proud. Galing po yan kay Merce Rosay Rosyalda of Makati. Diba? Thanks po sa inyong pag-involve ngayong araw ng Monday. At syempre nako, sa mga taga Negros Occidental, especially yung mga hardworking officials ng Barangay Talaban, Himamaylan. Hello po, sila daw po ay lagi nakatutok sa TLC The Drama Special. Maraming salamat po! Sabi po yan ni Sabina. Hala, huwag niyo po akong bigyan ng Sabina. Last ko na. Duques Tecum. Oh, di ba? Maraming salamat po. Oy, by the way, Mama Tanya, ito, take ko na ito yung opportunity na out na po yung libro ni Justin Dara. Alam mo, hindi pa ako nagpo-post ng picture sa ano ko, fanpage ko. Gusto ko kasi, ako yung pupunta sa bookstore tapos pipicture yung sarili ko. Gusto ko gano'n, no? Para, di ba, hindi halatang plastic. Isusumpa na nga kita, grabe. Sabi ko, kailan ito partner ko, wala pang pinopost. Ayoko sabihin, kaya lang, wala na, nasabi ko na. Kasi baka nagtatampok eh. Bakit naman? Hindi naman gusto ako. Gusto ko ako. Oh, yun, no? Pero again, out na po yung libro ni Bebe Christine Dara, yung FYI for Your Inspiration by Christine Dara. Mula po sa nagmamatabang utak ni Christine Dara po, mga original na sinulat po yan. Opo, sinulat po ni Christine Dara, FYI. Available na po sa national bookstores. At murang-mura lang. 149. Yes. At mamataan nyo, pwede sila pumunta sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila o kaya sa page ko po, Christine Dara, kasi meron po kaming pakulo dyan. Kumbaga, mamimili kayo ng nakarelate ka ng bonggang-bongga at explain lang kung bakit. Mm-hmm. Kung bakit ka nakarelate. Yun lang. O, sali kayo para magkaroon kayo ng book, ha? Uy, maraming salamat, Rising Star Publishing, sa pag-produce po ng libro ni Bebe Christine Dara. Thank you. Uy, bili na kayo, ha? Maawa kayo sa akin. Pinutang na loob po. Mabataan niyo, pinagpuyatan ko yan. Hindi po yan natutulog. Saksi po ako. Namayat na nga ako dyan. Hindi natutulog talaga, grabe. Hindi ganun po talaga kasipag si Christine Dara. Pag nakita niyo po yan, siya na po ang pinakamasipag na DJ. May ganun. O sige na. Yan ay fruit ng iyong labor. Oo, labor. Nag-labor ka na ba? Oo, hindi pa, madamo na nga eh. Ano? Pero lakas ang love ko mag-sleeveless. Anyway, back to our topic. Maraming salamat po sa mga naki-involve sa nationwide po na programa po ni Tanya Chinita. At ni Christine Dara. Ang mga nagsigan na po, siyempre, bumida bilang Marcela, si Nicole Yala po ng Love Radio Manila. Bilang Elenita, misihista po ng Yes FM Manila. Bumida bilang blurred yung aking picture. Jacqueline Maria Moreno po ng Yes FM Manila. Si Homer Rico Pañero po ng Yes FM Manila. Louie Diego Bandido, Love Radio Manila. At bilang co-teacher, Rica Hera po ng Yes FM Manila. Alam mo yung eksena kapag mabagal yung internet mo, kabisyo. Oo, yung tapos bubuksan yung image, hindi mo makita ng todo-todo kasi malabo. Masaya yan eh. Oh, maganda yan eh. Oh, mahusay. Chinelasi ng ano mo? 1 Mbps lang to. 1 lang. Hindi ata ako nagbayad ng internet. Pentium 1. Nakalimutan ako magbayad ng internet. Huwag kita kayo magbayad. O siya, maraming salamat. Ito po ay mula sa panulat ni Gani Halamanan. Sound engineer. Jason Sagon. Musical score. Danny Frias. Directed by Salvador Royales. Magkarinigan muli tayo. Correct. Sa panibagong kwento ng pag-ibig, pagkabigo at pagbangon bukas sa programa po na inaantabayanan nyo kapag kaalauna na. Yes. Kaya naman Luzon. Visayas. Mindanao. Nakapiling nyo po mula sa Yes FM Manila, DJ na may tita niya, Chinita po. Worldwide, ang DJ na may K, Christine Dara from Love Radio Manila. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ng consumption. Isang upang drama. Isang upang yaman. Isang upang yakan. Kapag kaalauna na, baby. Drama na ho. Oh my gosh. Bye-bye. TLC, The Drama Special. Interactive. Involve ka dito.